Okay, good morning. Let's try to analyze MRC Allied Inc. Before February last year, dito lang siya trading at about 0.3404. Nung nag-reposition siya, umakyat siya dito. And this is about 126% in stock price. After reaching yung 100 something na percent increase, bumalik siya dito at nag-form siya ng another support here, somewhere here. Kaya dito siya nag-bounce 1, 2, bounce 3 sa area na 0.53, stock price na 0.53. And then after that, umangat ulit siya, tapos pumunta rito, and then nag-form siya ng somewhat pataas na trajectory. Papaganong. Yeah. Diyan. Medyo naging nagkaroon siya ng short upward trend dito sa area na to. So, dito tayo bumili sa upward trend niya. Nakabili tayo. Kabili tayo ng nung petsa unang buy natin is July 27. Eto. So, July 27, kabay tayo sa kanya sa price na 0.59. And then, umakyat siya dito noong August 6 ito. Nabenta natin yan after 13 days. Nakagain tayo ng 13% in 13 days. In 10 days yata. 10 days. Okay. Roughly 10 days. 10 or 11 days. So ngayon, after that, binili ko ulit siya. Nagkaroon siya ng support dito, sabi nga natin, sa upward trend. Binili ko siya noong August 20. And then, sinel ko siya man siya ng August 31. So, I bought it at 0.64 and I sold it at 0.67. Medyo maliit lang, 4.47% in 11 days. Pero kita mo, pwede pa siyang ano, sa ano dito. Pwede pa siyang gintay to hit a 6.65% mark kung dito. Bali dito ka sa stock RSI na area na to. I sold before the peak. And then sana pwede ka pa rin bumili dito for a 16% gain. Ngayon, after that, umaba na siya dito. Kapag yung stock price na break niya yung orange na line, ito yung EMA 10, MA 10 natin. Yung black is yung MA5. So, yung MA5 is your soft stop. And your orange is your hard stop. Pag na-break na yung soft at saka yung hard na stop, roughly here or dito, kailangan mag-sell ka na. Sell tayo dyan. And then, bumagsak siya dito sa area na ito. As you can see, ito rin yung same na support na makikita natin when nag-bounce siya dito. Bago siya nagawa ng 100% na increase stock price, nag-bounce siya dito. Although dito, hindi na siya nag 100%. Pasok siya dito. Labas siya dito. Nasa 36% lang.
from here hanggang doon sa kanya stochastics. So, tumakbo ulit siya, hindi na siya masyadong tumaas, hindi na niya na-reach yung 100% increase kanina. So, ito na siya ngayon, bumalik na siya in the 0.33 pesos per share. Tapos, ang stochastics niya dito. Anong prediction ko? Prediction ko, aakyat ulit siya dito. At least, magawa siya ng mga 36% na increase. So, I think this is ready to move. Ang bantayan natin ito. Bantayan natin siya. Na umangat ulit doon. Tapos 2. Kailangan bantayan natin siya na mag-form ng support. Dapat meron siyang red over black over orange. Pag na-form na yan, ready to buy na tayo. Ito ang one natin is kailangan blue over red crossover. Yan ang signal natin. 1, 2. Tapos kailangan tayo magsesell ito ulit sa 3. Sesell tayo number 3. Red over blue naman dito. Blue cross over. Ito yung profit taking natin. Ang cut loss natin, just in case, 4 is your cut loss. Just in case hindi nagkatotoo yung ating analysis, sell at break of black line and orange line. Black line natin is the MA5. Yung orange line natin is yung MA10. So that is our bias. That is the most current bias. Bukas ready na ito, observe na ito. April 22 bukas. Sana magkatotoo.